Pamilyar na mga taga Metro Manila sa ganitong itsura ng EDSA na isang malaking parking lot na nga kung tawagin ang mga sasakyan. Siksikan at halos wala ng galawan. Masikip na pero may isisikip pa pala. Sa kasalukuyan, may 5 lane ang bawat direksyon ng EDSA. Ang balak ng MMDA, magdagdag ng isa pang lane pero hindi palalaparin ang kalsada. Tinatawag ho natin itong road diet. Wala hong construction na mangyayari dito. I-adjust lang ho natin yung road markings. So doon lang ho tayo magbe-base para ho mas dumami yung lanes. Sa plano ng MMDA, ang bawat isa sa 5 lane ang bawat direksyon ng EDSA, babawasan ang lapad. Mula sa kasalukuyang 3.4 meters, gagawing 2.8 meters. Base raw sa pag-aaral na pinagbasehan ng plano. Sapat raw ito para sa karaniwang tuloy ng usad ng traffic sa EDSA. Sa ilalim ng batas, hindi dapat lumagpas sa 2.5 meters ang lapad ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Ang malilikhang karagdagang lane, dagdag daw sa kapasidad ng EDSA ng hanggang 6,000 sasakyan sa magkabilang direksyon. Wala na raw ilalapad pa ang EDSA at nakadepende ang tagumpay ng plano sa pagsunod ng mga motorista sa mga lane markings. Sinasabi nila na sisilip, ano? Yes, but we're trying to push the traffic forward with this scheme. Instead of thinking about bottleneck, magkakaroon tayo ng mga provisions na magkakaroon tayo ng funneling in. Pero ngayon pa lang, may agam-agam na rito ang Automobile Association of the Philippines. Ang ating mga lanes kasi, mas makitid na nga compared to other countries. Yun lang ang problema ko daw, baka masyado makitid, magkasagyan. There's a notion na the wider the road, the safer. Kasi ho, makakapag-maneuver. The more ho na mas malawak yung space na isang sasakyan, the more ho mas may naa-aksidente. Kasalukuyang pinag-aaralan ng DPWH ang planong ito ng MMDA at sila raw ang mag-aaproba rito. Kabilang din sa mga posibleng paggamitan ng extra lane ay ang pagpapalapad ng mga sidewalk at paglalagay ng mga bike lane. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.